Chow Raga! Kamusta Naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, sa video na are ay ipapaliwanag ko sa iyo, pag-uusapan natin yung tungkol doon sa bonus 100 euros na matatanggap ngayong 2024 at iyan ay kasama doon sa 13-month pay. Pero, hindi lahat ay makakatanggap ng bonus 100 euros na iyan. Papaano yung mga nasa Lavoro Domestico? Gaya ng mga golf, badante, babysitter, silaga ay kasama din doon sa mga makakatanggap o hindi. Kaya maigi na alamin natin yung mga qualifications at sagutin natin yung ilang mga tanong. Papaano ga matatanggap ang bonus 100 euros na iyan? Kailangan pa ga na mag-apply o hindi na? Alamin natin ang detalye raga, doon po na sigla, partiamo! Right away raga, i-confirm ko sa iyo na totoo na mayroon talaga na bonus 100 euros na ibibigay na matatanggap ngayong bago matapos ang taon na 2024. Yan ay aprobado na at yan ay hinihintay na lang na mapublish doon sa Gazzetta Ufficiale para doon sa final details. Ang pagbibigay ng 100 euros na bonus na iyan na binabanggit natin, pinag-uusapan natin ngayon ay nakapaloob doon sa tinatawag nila na Dekreto Omnibus. Ang bonus 100 euros ay matatanggap kasama doon sa 13-month pay ngayong 2024. Kaya ang ibig sabihin, yan ay para doon sa lahat ng mga empleyado na kung saan ay sila ay nagtatrabaho sa isang datore o sa isang amo. Yan ay para doon sa lahat ng mga laboratory dependenti. Kailangan na ang reddito ng mga laboratory dependenti na iyan ay mas mataas sa 8,500 euros at kailangan naman na mas mababa sa 28,000 euros. Kaya hindi ibig sabihin automatic na kapag ka ikaw ay empleyado ay kasama ka na agad sa mabibigyan. Hindi yan ganyan ha. Dahil kailangan muna na pasok ang iyong reddito doon sa ating nabanggit. At ang basihan na reddito ay para sa taon na 2024 at hindi sa 2023. Ang bonus 100 euros na are ay tinatawag din na tax relief or tulong para doon sa mga tax na ibinabayad ng isang empleyado. Kaya nga, kung sakali na ang iyong reddito ay nandoon sa tinatawag na no tax area, ang ibig sabihin ang reddito mo ay mas mababa sa 8,500 euros, ikaw ay hindi qualified. Hindi ka kasama doon sa mabibigyan doon sa makakatanggap ng bonus na 100 euros. Kung sakali naman na pasok ang iyong reddito, mayroon pa rin kailangan na i-check. Dapat kasi yung iyong gross tax ay mas malaki, mas mataas iyan kung ikukumpara doon sa total ng iyong tax deductions. Kaya din ito ay tinatawag na tax-free, itong bonus 100 euros na ito. Ibig sabihin yan, kapag ka ikaw ay makakatanggap niyan, hindi yan isasama doon sa computation ng iyong reddito. Ano ang iba pa ng mga qualifications? Kailangan ikaw ay mayroong asawa. Dapat ay kasal. At kailangan din mayroong anak. At sila parehas ay dapat na kariko fiscalmente. Ang ibig sabihin yan, kailangan na yung anak at saka yung asawa ay mababa yung kanilang reddito. At sila dapat ay kariko mo doon sa iyong declarazione di redditi. Kung ang isang magulang naman ay yung tinatawag na single parent o kaya naman ay may anak pero yung kanyang anak ay hindi recognized ng isang magulang, pwede pa rin na makatanggap ng bonus na ito as long as yung kanyang anak na yon ay kanya ding kariko fiscalmente. Pwede rin na makatanggap yung mayroong mga anak pero napahiwalay doon sa asawa pero kailangan na legally separated. Lilinawin din natin na ang isang mag-asawa na kung saan ay parehas sila na mayroong lavoro at the same time syempre mayroon silang parehas din na reddito kahit na yung kanila pang total ng kanilang reddito pagka pinagsama ay mas mababa sa 28,000, hindi pa rin qualified na makatanggap ng bonus na 100 euros dahil nga nang sa kung hindi naman fiscalmente kariko. Okay, hindi siya kariko yung isang asawa doon sa pagpa-file niya ng kanyang declarazione di redditi. Paano ga matatanggap ang bonus 100 euros? Kailangan pa ga na mag-apply o hindi na? Alora, sasagutin natin yan na ang isang laboratory dependente para matanggap ang bonus na iyan ay hindi na kailangan pa na mag-apply. Ang gagawin lang niya ay mag-fill up siya or gagawa siya ng tinatawag na autodichiarazione. Tapos ay ibibigay niya yan, isasubmit niya doon sa kanyang datore di lavoro.
doon sa kanyang autodeklarasyon na iyan, kailangan na naka-indicate doon yung kodice fiskale ng kanyang asawa at saka ng kanyang anak. Ang gagawin naman, ang magiging parte ng Dottore di Lavoro ay i-verify niya yung autodeklarasyon na isinubmit sa kanya, yung natanggap niya galing doon sa kanyang empleyado. Tapos ay siya mismo sa kanyang manggagaling doon sa Dottore di Lavoro yung 100 euros na bonus at isasama yan doon sa 13-month pay ng kanyang empleyado. Tapos ang gagawin naman ng Dottore di Lavoro ay ipaprocess naman niya yan at magre-request siya ng refund mula sa gobyerno para mapabalik sa kanya yung 100 euros na ibinigay niya doon sa kanyang empleyado. Kaya technically, ang bonus 100 euros na iyan ay sa gobyerno talaga manggagaling. Kumbaga ay dadaan lang sa Dottore di Lavoro muna, i-advance muna niya, tapos ay saka i-refund ng Dottore di Lavoro. Eh paano naman yung mga nasa Lavoro Domestico? Gaya ng mga golf, badante, babysitter, sila ga ay kasama din, makakatanggap din ng bonus na 100 euros. Ang sagot raga ay oo, sila ay kasama din. Kaya nga lang, sila ay makakatanggap ng bonus 100 euros na iyan as long as ma-meet nila yung mga qualifications na binanggit natin kanina. Dahil sa hindi po pwede na yung amo ng isang golf, badante, babysitter ang magbigay doon sa kanyang empleyado ng bonus 100 euros na iyan, ang mga nasa Lavoro Domestico para matanggap yung kanilang bonus na 100 euros, ang gagawin nila next year, sila ay kailangan na mag-file ng modelo 730 o kaya naman ay Unico. Para na sa ganun, kung sila ay entitled sa bonus na iyan ay makatanggap din sila ng 100 euros. Dahil sa madami pang mga i-check na mga qualifications para malaman na ang isang empleyado ay entitled ga o hindi. So balikan natin yung mga iba pang tipo ng laboratory dependente. Kasi kung halimbawa na ikaw ay mag-submit ng autodeklarasyon tapos ikaw ay nabigyan ng iyong Dottore ng 100 euros na bonus at kasama yan doon sa iyong 13-month pay. And then alla fine, nung ma-check na maigi ay makita doon na hindi ka pala qualified. Ano ang mangyayari doon sa bonus na 100 euros na natanggap mo mula doon sa iyong Dottore di Lavoro? Alora, kapag ka nagkagayaan, ganyan yung nangyari, sisingilin din sa iyo ng iyong Dottore di Lavoro at ibabalik mo sa kanila, isosoli mo sa kanila yung ibinigay nila yung natanggap mo na bonus na 100 euros. Kaya ano ang maigi na gawin? Para na sa ganun ay maigi na ma-check muna, ma-verify muna maigi para malaman mo kung entitled ka o hindi at maiwasan na mangyayari yan. Para kapag ka ikaw ay nakatanggap ng 100 euros ay alam mo na ikaw ay talagang qualified at sa iyo yon at hindi mo na kailangan na ibabalik pa. Bago natin yan sagutin, bibigyan muna kita ng tip raga. Paano ga makakatanggap ng bonus right away? Na kung saan ay hindi mo na kailangan na i-meet pa, hindi mo kailangan na ma-meet pa yung mga qualifications para sa ganun ay makatanggap ng bonus. Garnilaan ang iyong gagawin raga. Kung ikaw ay magpapadala ng pera doon sa mga mahal mo sa buhay na nasa Pilipinas, gumamit ka noong TapTapSend Money Remittance App. Gagawin mo lang naman ay magda-download ka ng TapTapSend App either sa App Store o kaya naman ay sa Google Play, magre-register ka at gamitin mo doon sa una mong padala yung aking promo code na RAGACHAD para right away ay makakatanggap ka agad ng bonus. Hindi lang yan raga, dahil every time na ikaw ay magpapadala gamit ang TapTapSend app, yan ay laging zero fees as in libre. Hindi mo na kailangan na magbiyahe pa, hindi mo rin kailangan na pumila, hindi mo kailangan na maghintay ng matagal dahil gamit lamang ang iyong smartphone kahit na ikaw ay nasa saan ay pupwede ka na magpadala ng pera doon sa Pilipinas para sa iyong mga mahal sa buhay. Aray yung mga options na kung saan ay pwede kang magpadala at kasama din yan yung GCash para mabilis ang iyong pagpapadala. Magpadala ka na ng pera gamit ang TapTapSend dahil yan ay competitive yung exchange rate, secured pa yung transfers, kaya raga, itap-tap-send mo na yan. Sagutin natin ngayon yung tanong natin kanina. Ano ga yung maigi na gagawin para na sa ganun ay masure mo na ikaw ay entitled na makatanggap ng bonus na 100 euros. At kapag ka natanggap mo yan, ay sa iyo yan talaga. At hindi mo na kailangan pa na isasauli doon sa iyong Dottore di Lavoro. Garne ang diskarte na maaari na gagawin mo. Mas maigi kasi na huwag ka nang gumawa ng autodeklarasyon at huwag ka nang mag-submit niyan sa iyong Dottore di Lavoro. Mas mainam kasi na maghintay ka. Kasi pwede na ang gagawin mo next year, mag-file ka sa year 2025, mag-file ka ng modelo 730 o kaya naman ay ng Unico
Para na sa gayon ay mabe-verify mo ng maigi kung ikaw ga nga ay entitled o hindi. Para ma-make sure mo na ikaw ay merong karapatan na makatanggap ng bonus na 100 euros. Kasi kung ikaw ay entitled, yan naman ay matatanggap mo din. At saka hindi ka na mag-aalala na baka isusuulin mo pa kasi entitled ka nga at kapag yan ay kasama doon sa iyong modelo, Sete 30 or Unico, sure ka na yan ay para talaga sa iyo, yung bonus na 100 euros. Medyo ang kalaban nga lang dyan ay yung inip ano kasi mas matagal yung magiging proseso. Pero sure ka naman na Alafine, sa iyo talaga yung 100 euros na yun at hindi mo kailangan na ibabalik pa sa iyong Dattore di Lavoro. Additional na info, mayroong mga ilan na nagsasabi na itong pagbibigay daw ng bonus 100 euros ay discriminatory. Bakit? Kasi nga, sa pagbibigay ng bonus 100 euros na to ay excluded, hindi kasama yung mga laboratory autonomy o yung tinatawag ng mga self-employed. Kahit na yung mga nakakatanggap ng pension, hindi rin kasama, hindi rin makakatanggap ng bonus na 100 euros. Ulitin din lang natin na kahit na ikaw ay may laboro, okay, ikaw ay may kontrato, ikaw ay may redito, pero mas mababa naman yan sa 8,500, hindi ka pa rin entitled na makatanggap ng bonus na yan. Magbibigay lang tayo ng disclaimer raga, as of posting time habang ginagawa ko ang video na are, ay hindi pa napapublish sa Gazzetta Ufficiale. Okay, kaya maghihintay pa tayo para doon sa final details. Kaya maaari din na meron pa na mga additional na info o kaya naman ay magkaroon ng iba pang mga changes. Raga, kung sakali na nakatulog sa iyo ang content ng video na are, sana ay ma-follow mo ako, makapag-subscribe ka doon sa aking mga social media pages. Para sa ganun ay matulungan mo ako na makapagpatuloy na gumawa ng garning mga contents. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Gracias raga, a la próxima!